Noong January 2015, sumugod ang 78 na SAF commandos sa isang liblib na lugar sa Mamasapano. Pero napalibutan sila na mahigit na 1,000 kalaban. Ang nakaligtas daw sa kanila ay 34 na SAF commandos. At ang 44 na SAF ay nasawi. Ano ba ang totoong nangyari sa sikat na tawag na SAF 44? Iyan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Taong 2002 ay meron ng 8 outstanding warrant of arrest si Marwan. Si Marwan ang target at ang pinaka-mission ng gobyerno ng Pilipinas na mahuli. Naging mas agresibo at mas nakakatakot ang sumunod na pag-atake ng grupo ni Marwan. Ilang mga pagsabog ang nangyari sa Mindanao na pawang si Marwan ang utak ng mga pag-atake. Kaya naging mas porsigido ang gobyerno ng Pilipinas na mahuli ang taong ito. Sunod-sunod ang ginawang mission para mahuli si Marwan. Sa katunayan, ang mga mission na ito ay pinangalan pa sa mga sikat na pelikula at mga movie character. Katulad na lamang ng Wolverine, Cyclops at Terminator. May ilang mga mission ng government na hindi natuloy. Ito ay dahil sa kawalan ng transportasyon at pagkasira ng ilang mga kagamitan. Noong 2014, nakatanggap ng intel report ng PNP tungkol sa tinitirahan ni Marwan at ng isa pang target nila na si Basit Usman. Nakumpirma din ng mga pulisya na ang dalawang ito ay may kinalaman sa nangyari pagpapasabog noong 2002 sa General Santos City na ikinasawi ng maraming mga sibilyan. Noong 4th quarter ng 2014 ay muli nagsimulang attempt ng gobyerno upang huliin si Marwan at Usman. Ngunit hindi natuloy dahil sa mga di inaasang pangyari katulad na pag-atake ng mga rebelde sa kampo ng AFP. Noong 2015 naman, nakumpirma din ng mga pulisya sa pamamagitan ng mga intel reports na si Marwan at ang kanyang grupo ang nasa likod ng dapat sana ipag-atake sa sasakyan ng Pope nang siya ay bumisita rito sa Pilipinas. Mabuti na lang at pinalitan ng last minute schedule ng Pope sa kanyang pagbisita sa bansa. Noong January 24, 2015, isinagawa na ng PNP Special Action Force ang huling pagkakataon na gagawin nilang paghuli sa notorious na si Marwan. Hindi nila alam na ito pala magiging dahilan ng kamatayan ng marami. Alas 10 ng gabi ng Sabado, ito ay January 24, 2015, napasok ng PNP SAF ang isang marshland sa Mamasapano, Maguindanao. Bagamat maraming pwersa ang nakatalaga para sa special mission na ito, dalawang grupo lamang ang pumasok sa warzone. Ang unang grupo ay ang SAF 84th Company na pinungunahan ni Superintendent Raymond Train. Sila ang tinawag na Assault Force. Sila ang inatangan ng mission na humuli personal kay Marwan. At sila din ang kukuha ng DNA sample ni Marwan. Sila ay binubuo ng 41 na SAF Commando. Ang ikalawang grupo ay ang SAF 55th Company sa pangungunang Inspector Ryan Pabalinas. Ito ang tinatawag na Blocking Force. Sila ay binubuo ng 31 na SAF Commando. Sila ang magsisilbing Blocking Force para sa assault team o magpoprotekta sa assault team pag bumalik na ito. Meron pa naka-standby na 300 SAF Commando na nasa labas ng battle zone. Sila ay nasa highway. Ilang kilometro ang layo mula sa war zone. Bago makarating sa kanilang battleground, ay dapat na maglakad ang isang sundalo ng 2 oras. Kasama na dito ang paglalakad at pagtawid sa isang ilog. Alas 2 na madaling araw na pasok na ng assault force ang tinawag nilang battleground. Ito ang barangay Pinsandawan. Kasunod naman nila ang blocking force na nagtago sa Maisan. Sila ang magpoprotekta sa assault team once na mag-retreat na ang mga ito. Sila ay nasa barangay Tukalinapaw. Ito ay halos 2 kilometro ang layo mula sa assault force. Ang plano nila ay isang mabilis na operasyon na hindi tatagal ng 1 oras. Dito na dahan-dahan pumasok ang assault force na gumagapang. Pero saksama ang palad, habang gumagapang sila, may mga patibong pala mga bomba ang nadaanan nila at sumabog ito sa kanila. Kaya ang iba sa kanila ay sugatan na agad sa pagsabog. Ilang minuto ang lumipas, pinaulanan na sila ng bala na mga security ni Marwan na nakapwesto sa malayo. Ang iba sa kanila ay nakaramdam na ng panghihina ng loob dahil sa sugat na natamo nila. Pero sumigaw ang commander nila, "Assault na! Pasukin na yung bahay!" Nung makapasok na sa kubo ang ibang SAF, agad may pinaputukan sila na tao sa loob. Sumigaw ng malakas ang nasa loob ng kubo ng, "Bingo!"
Dito na ulit nabuhayan ng mga sugatang SAF. Ang ibig sabihin kasi ng bingo ay napas lang na nila ang target nila na si Marwan. Pinicturean nila si Marwan, kumuha ng DNA sample para sa DNA evidence at tinext na nila ang commander nila ng Mike 1 Bingo. Ang assault team ay kinailangan tumawid sa ilog para lamang mahingi ang suporta ng blocking team na nasa barangay Tucanalipaw. Sa pahayag ni Humalon, si Trine ay gumawa ng maraming tawag para humingi ng tulong o reinforcement sa makasamahan. Makalipas sa mahabang paglalakad, ay nagpahinga muna ang tropa sa malilit na bahay na nasa palikid. Ang mga malilit na bahay na ito ang itinuturing na small camp ng mga rebelde. Ibinigay ng kanilang leader ang pasya, kinakailangan na mabago ang kanilang exit plan dahil dapat maiwasan pa ang isang grupo na tinatawag nilang B na nasa vicinity lamang. Makalipas ang 2 oras sa paglalakad at pagpapahinga ay nakita sila ng isang bata. Ang batang ito ang nagbigay ng impormasyon sa iba pang mga rebelde na ang pwersa ng gobyerno ay nasa kanilang lugar. Kaya dito na sumugot ang mga rebelde sa PNP SAF. Ilang sandali lamang ay nagsimula na ang putukan. Ang mga putok ng baril ay nanggaling na sa grupo ng M at grupo ng B. Sa pagkakataong ito ay napapalibutan na ng mga rebelde mga PNP SAF. Tinatay na sa mahigit 1,000 ang pinagsamang pwersa ng makalaban. Si Trine ay muli nagpadala ng mga tawag na sinasabing kailangan nila na reinforcement dahil sa napapalibutan na sila ng mga rebelde. Narinig ng 44th Company ang putukan. Kaya nung susugod na sana mga ito, pinaputukan sila ng mga rebelde. Kaya napaatras sila ulit papuntang highway. Sa isang pahayag na isa pang nakaligtas sa madugong labanan, may ilang kasamaan sila na pinili na lamang mapanggap na patay na. Alas 4 ng umaga, kailangan na nila magpaalam sa kanilang makasamahan. Buo na ang kanilang loob na lumaban bagamat sa kaliwat kanan nagmumula mga putok ng baril mula sa kaaway at walang tulong na dumarating. Ang plano ay lumaban hanggang sa huling bala na meron sila. Sa pagtataya ng mga nakaligtas sa madugong labanan, ay naghintay sila ng 16 oras para sa reinforcement at backup. Pero sa kasamang palad, walang dumating na backup na kahit isa. Ayon sa mga reports, alas 5 na ng umaga ay nagpadala na ng mensahe sa SAF Commander, Police Director na Peñas, kay General Eduardo Pangilinan ng Philippine Army 6th Infantry Division na may ongoing operation ng police force para huliin si Marwan. Hindi humingi ng reinforcement si na Peñas. Kahit na sinabi ni Trine na kailangan nila ng reinforcement, nakaramdam lang ng kutob si General Pangilinan na mukhang kailangan ng SAF ng tulong mula sa Army. Agad na nakipag-ugnayan si Pangilinan kay Abdul Abad Dataya ng M na sinabing mag-withdraw na sa putukan ng kanilang pwersa. Bumuo kagad siya ng reinforcement team at tinawagan ng mechanized brigade para magpadala ng artillery support sa lugar. Ayon sa mga reports na lumabas, ang 300 commandos ng SAF na nasa highway na dapat sana ay support group ay nakitang nakaupo lamang at walang ginagawa. Ang sunod na challenge ay kung paano nila malalaman ang eksaktong lokasyon ng SAF commandos na nasa battleground. Matapos matanggap ang tawag ni Trine, ay hinanap kagad nila ang lokasyon o kung saan nanggagaling ang tawag na ito. Sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alauna ng tanghali, ay nakatanggap na din ng putok ng baril ang mga army. Hudyat na sila ay nasa tamang lokasyon na ng battleground. Sinubukan ng artillery force na pumasok sa marshland, ngunit bigo sila dahil sa kipot ng daan. 78 na SAF commandos ang nakipaglaban sa mahigit 1,000 rebelde at iba pang armado mga individual. Sa 36 SAF commandos ng blocking team, o ang tinatawag nilang 55th Special Action Company, 35 ang nasawi at isa lang ang nakaligtas. Sa assault force naman, o ang tinatawag nilang 84th Special Action Company, sila ay binubuo ng 41 na SAF commandos, 8 naman ang nasawi. Pasado alas 5 ng hapon, dumating ang mga sundalo at ibang PNP SAF sa battleground. Bagaman ramdam ang matinding putok ng baril mula sa mga rebelde, sila ay nagpadala ng white phosphorus para i-cover ang iba pang mga sundalo. Dahil sa white phosphorus, ay nakalkula nila ang eksaktong coordinates ng battleground, kaya naman nagpaputok na ang mga tangke. Eksaktong alas 8 ng gabi na ang grupo ni Trine ay makuha mula sa battleground at mailigtas ang mga pulis na may buhay pa. Ang retrieval operations ay tumagal hanggang kinabukasan ng alas 2 ng hapon. Ang huli na rescue ay CPO to Robert Lalan, ang nag-iisang survivor ng Blocking Force. Nakita siya sa isang highway at agad na din nila sa headquarters ng Army upang makasama ang iba pang mga nakaligtas
Galit na galit si Lalan dahil sa tagal ng reinforcement team. Dapat sana ay sumaklolo sila ayon sa plano. Sa sumunod na araw ay nagkaroon ng press con ang gobyerno. Sinabi nila na mis-encounter nangyari sa pagitan ng SAF at ng B at M guerrillas. January 28 ay ibinigay ng dating Pangulo na si Noynoy Aquino ang kompletong detalye sa nangyaring mis-encounter. January 30 naman ang piniling araw para sa National Day of Mourning upang ipagluksa ang 44 na SAP commandos na nasawi sa mga masapano. Sa sumunod na araw ay binigyang parangal ang 44 commandos na nagbuwis ng kanilang buhay. Ayon sa resulta ng investigasyon, ang kanilang PNP chief na si Purisima ay acting without authority dahil suspendido ito noong naganap ang operasyon. Ayon sa Senado, hindi ito mis-encounter, kundi isa itong overkill. Kayo, anong opinion nyo sa nangyari sa PNP SAF? I-comment nyo naman sa baba ang mga naisip nyo. Huwag nyo na rin kalimutan mag-like, subscribe at share ang video natin. Hanggang sa muli!